paano magluto ng masarap na chicken adobo with kamote? So tara, umpisa na natin. Meron pa ko ditong kalahating kilong chicken. Ayan. So hiwain muna natin. And then tatanggalin ko po yung taba-taba niya. Yung taba dun sa gilid, hindi ko kasi yun sinasama pag nagluluto ako ng chicken. Ayan. Ayan, nahugasan ko na po na maayos yung chicken. Ngayon naman po, maglalagay na po ako ng mga sangkap. So, syempre, unang-una po yung ating toyo. 1/3 cup na toyo po yung aking inilagay. And then, 1/4 cup na suka. Mas marami po yung toyo kapag naglalagay ako compare sa suka. And then, pamintang durog. So, maglalagay din po ako ng pamintang buo. Ayan. And then, 1 tablespoon na oil. Ayan, naglalagay po talaga akong oil pag nag-aadobo ako. And then, 2 tablespoon na brown sugar. And then, asin. And syempre, yung ating 2 cups na water. So, sa paglalagay po ng mga sangkap, kayo na lang pong bahala magtansya kasi nakadepende po yan sa dami ng inyong lulutuin. So, imix muna natin ng maayos bago po natin ito isalang sa apoy. Ayan. Ito po ay papakuluin po natin hanggang sa lumambot po yung chicken. So habang pinapakulo po natin yung ating chicken, i-ready na po natin yung ating kamote. Ayan. So hiwain ko lamang siya ng pa-cubes. So, ilalagay ko sa water para hindi siya mangitim. Ayan. And then, ipiprito na po natin ito. So, konting mantika lamang po para hindi po masyadong magsipsip ng maraming mantika yung kamote. Ayan. At makalipas po ang ilang minuto, ayan na po yung aking chicken. Malambot na po siya. So, ayan. Papatayin ko na po yung apoy. And then, ipagpapatuloy ko na po yung pagpiprito ko ng aking kamote. Ayan, mabilis lang naman po kasi lumambot yung chicken kumpara sa pork. Ayan. And then, after po natin maprito yung ating kamote, igigisa na po natin yung ating chicken adobo. Ayan, konting mantika lamang po. Siyempre, sibuyas. So, nasa inyo na po yung kung ano pong gusto nyong unahin, sibuyas or bawang. Bawang or sibuyas. Ayan. So, di ba masarap din kasi talaga kapag nakagisa yung bawang at saka sibuyas. Then, yung ating bawang. Mabango na po yung bawang at saka sibuyas. Ilalagay ko na po yung chicken. So, chicken po muna. Hindi ko po muna ilalagay yung sabaw niya. So, ito po yung sekreto kung bakit masarap po yung adobo kapag ginisa po ng maayos yung chicken. Yung tipong nag-oil-oil na talaga siya sa pagkagisa. Ayan. So, di ba kasi meron kasing adobo na medyo malansa yung pagkakaluto. Pero ito pong way ng pagkakaluto ko ng adobo na to ay talaga namang masarap siya. Talagang mapapakanin ka. So, kapag okay na po yung ating chicken, nagisa na po natin ito ng mga 5 minutes, pwede na po natin ilagay yung ating prinitong kamote. So, ito din po, ay hayaan lang din po natin siyang magisa ng 5 minutes ulit kasama yung kamote para mas malasa po. Mas malasa siya. Ayan. Diba? Medyo may sunog-sunog na yung ano niya, gilid ng kawali. So, kapag ganyan na po, pwede na po natin ilagay yung ating sabaw ng chicken. And then, hayaan lang po natin itong kumulo. Ayan. So, kapag nagluto talaga ako ng adobo, ay talaga naman, nasisira yung diet ko. Diba? Tsaka mas gusto kong ilagay sa adobo yung kamote compare sa patatas. Yung kamote kasi medyo manamis-namis siya, diba? Tsaka mas mura pa yung kamote kumpara sa patatas. So, titikman ko po muna. Ayan. Saktong-sakto na po yung alat, yung asim, at saka yung tamis.
So, adobong-adobo talaga yung lasa niya. Talaga namang masarap. So, ayan, di ba? Napakasarap sa adobo yung nagmamantika siya, yung hindi ganun karaming sabaw. So, ayan. Sana po na gusto niyo pong video kong ito. Huwag niyo po kung kakalimutan, i-follow po dito sa aking Facebook page. Meron din po akong YouTube channel. Baka naman pwede niyo akong i-subscribe. Thank you for watching. Stay safe, everyone. Love lots. Thank you. God bless us all. Thank you. Thank you very much. Bye.